The new channel. The new channel. Hashtag TNC now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and good evening, everyone. Welcome to Inspiring Moments on TNC. Our passion transforms a community channel that sees all things new. I'm Carmie de Leon, streaming live from Imus, Cavite. And I'm Julia Robillos, streaming live from Club Punta Fuego, Batangas. Hello, welcome back. Happy birthday to you. Thank you. Yeah, birthday na ako. Pero baka hindi ka matuwa, sis. Sa kanta ko, sasayaw na lang ako. Alam mo, tingnan mo, kulay natin ngayon. Mukhang talagang ano tayo talaga na magkadugtong ang puso, no? Hindi tayo nag-uusap. Oo, sisters. Talagang ano yan eh, made in heaven ang pagiging ating friendship eh, pati kulay natin match na match. And today, I am wearing my dramatic notice me color. Ayan, ikaw din. Alam mo naman. Kasi, oh, ikaw ako naman. Ako, sis, I'm wearing the recycled blouse. Wow, talaga. Magkakaroon tayo ng fashion show niyan. Alam mo, sister, talagang ano eh, excited talaga ako ngayon. Sabi ko, ayan, naalala ko yung color ko, no? Kasi syempre, ano to eh, yung ating interviewin ngayon talagang guro, yan. Yes. Ano, pwede ko na bang i-introduce, Sister Carmie, para ano, mahabang usapan ito, kulang ang isang oras natin sa kanino. Ha, pwede na ba? Pwede na? Sure, go ahead. Okay. Nako, I'm sure pati yung mga inibita natin dito excited kayo kasi itong ating guest today or tonight is a former representative of the Philippines in the 1997 Miss Universe Pageant. A fashion model, a TV personality, she has since ventured into the world of image consultancy where she could pass on her legacy of beauty and poise to others. Amongst her many achievements, she is a former board member of the Professional Models Association of the Philippines. PMAP din ang tawag doon, sister, ha? And a former board member of the Philippine Society for Training and Development, PSTD. And she is also a certified image professional and the past president of the Association of Image Consultants International Philippine Chapter. And alam mo ba, sister, co-founding member ko ito sa AICI Philippine Chapter. Yeah, I know. Matagal ko nang kilala ito. Ngayon po, at present, she now works full-time as the Managing Director and Chief Trainer of Personi-fi Image Studio, Inc. and the author of 88 Things Every Professional Should Know or Else. O, di ba? Or else. A wife to a celebrity photographer, Jun de Leon, and a mother to their sons, a 20-year-old Ijah and 6-year-old Eli. Ladies and gentlemen, our viewers, please welcome Miss Abbygale Arenas De Leon. Hi, Abby. Hello, hello. Kung hindi ka kakanta, ako kakanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Julia! I love you so much, Julia! Love you, thank you, Abby! Love you, Julia! Ayan, Carmie, o, oh, diba? Sabi ko sa atin. Hindi na lang maganda yung pumanta. Ano, grabe. Buhay na buhay yung Carmie yan. Grabe. Pagka ikay malungkot, kausapin mo yan. Pagkatapos ng conversation, talagang puro positive na ang tingin mo sa buhay. Ayan, Sister Carmie. Importante naman yan. Jules, di ba? Kaya natutuwa yes. Dito sa inyong show. Very good, ladies. Good job! Thank you. We have been wanting to have you here. No, it took us how many months? We didn't know that you're in the country. Sayang. Birthday pa ni Julia para mag-iwing talaga. Naka-schedule. Naka-schedule talaga today. Yes. Naka-calendar sa heaven yan. Oo. Ayan, Sister Carmie. Ikaw ang una. Alam mo yan, Abby, I always give my Sister Carmie the privilege to ask the first question. Go ahead. Yeah. Take it away. Alam mo, kasi si Abby, I first saw her personally, I think sa isang pharmaceutical, isang forum yun eh. We were there, we're advocates of this vaccine ba? Hindi ko na maalala sa dami. But when I saw you, alam mo, sabi ko, ang ganda talaga niya. At saka, sobrang poise talaga, yung hindi siya nararattle, may changes, okay lang, nakangiti. So, alam ko, part of the training yan sa, as a beauty queen, di ba? Tinatrain kayo talaga na to be, sabi nga, equanimity, grace under pressure, to be always poised and composed, no? Mm-hmm. Ang tanong ko, paano ka ba nag-start? Talaga bang gusto mo nang maging beauty queen? Bata ka pa lang, high school pa lang? How did it start? Yung pagiging beauty queen, it came to me. Pero, paano ba nag-start? Well, as far as I can remember, since grade 2 yata pa ako, Carmie, ano na, lagi akong muse. Hindi ako nagiging presidente ng classroom, pero laging muse. So, taon-taon yon hanggang sa mag-graduate ako ng high school. So, somehow, parang yung beauty sa akin, andun na parate. Pero, when I went to Binibining Pilipinas for the very first time. Now, Carmie, I joined Binibining Pilipinas two times. The first one, it was in 19, I forgot now, but it was the time of Charlene Gonzalez. That time, naging first runner-up ako. Tapos, yung first runner-up ako, I decided to travel around the world to work as a fashion model. So I did. Pero nung second time kong mag-join ng Binibining Pilipinas, I really wanted it. Like, ang nasa isip ko, okay, not everyone can have a chance to wear the sash that says Miss Philippines. During the first time that I wore it, I was 17 years old. And then, hindi ako nanalo second time. Yes, I went to Supermodel of the World muna. Nanalo ko sa Philippines at 17 years old ito ha, Carmie. So very early nag-start yung career ko. Tapos, I went to the supermodel. First time kong mag-America that time. I went to LA to compete. Pero para sa akin, I was just wearing it. Pero I wasn't really doing anything. So, masyadong nene, masyadong papa kong bata nung time na yon. So, when I had another chance to join Binibining Pilipinas, during that time, I was 23 years old, parang ganon. So, I had much experience, I had traveled around, and it's something that I wanted to do. Kasi ang gusto ko noon, mag-aasawa na ako. May thinking akong gano'n, malapit na ako mag-asawa. So, bago ako mag-asawa, I want to wear the sash again. I want to wear the Miss Philippines again. So, it was all, kumbaga, ano, talagang intentional yung ginawa ko sa pagsali ko sa second time. So, it was very intentional. I really wanted to become a Miss Philippines again and represent the country internationally. And so I did. Pero pinaghirapan ko lahat yon. Pero yun, tapos kaya nga nung nagpunta ako sa Miss Universe, parang wala akong hindi ginawa. Kasi ang nasa isip ko, ilang tao ba ang makakarating sa Miss Universe? So it's now or never. It's 100%. Ano, kumbaga taya lahat. So, pagbalik ko, I did not win, but in my heart, parang na rin akong winner kasi ginawa ko lahat. So,
Yes, yes. So talagang it's about really giving your all, di ba? Sabi mo nga, kapag pumasok ko sa isang bagay, hindi pwedeng half-hearted. So talagang todo-todo na, and then pag natalo ka, it's okay, winner ka pa rin, because you know, deep inside, you have given everything, di ba? Yan ang gusto kong attitude eh. Kaya nagre-reflect sa'yo ang ganda ng loob mo, Abby. Nagre-reflect sa'yo yung okay. Yun lang lahat yun. That is correct. Absolutely. Correct. Ako dyan, witness ako dyan, Sister Carmie. 100%. Kasi the first time I saw her kasi, di ba, alam mo naman, nasa uniform business ako. And I saw her sa restroom. Tapos tinignan ko siya kasi ang tangkad, di ba, ang liit ko. Imagine mo pag ako yung akong height, eh, 5 feet na pinagpipilitan, tapos mapatabi ka sa isang supermodel na ang tangkad-tangkad. Napatingin ako ganun sa kanya. Tapos, ano siya yung aura niya? Kasi di ba yung iba mararamdaman mo yung presence, nagpaparamdam eh. Sabi ko, yes. Naman ng batang to. Sabi ko, bata, kasi bata pa talaga siya. No? Sabi ko, ang cute-cute naman ng batang ito. And then I met her again because of our business relationship with Jun de Leon. And sabi ko nga sa kanya, alam mo, ang tingin ko sa mga beauty queen, sa mga supermodel, mga kung ano nakikita ko itsura nila doon sa runway, parang akala ko sa personal ganun sila. And then, ikaw hindi. Sabi ko sa kanya, yun ako, naalala mo yun, Abby, na sinabi ko sa'yo, ang sweet-sweet mo naman. Sabi kong ganyan. And sabi ko, ah, no wonder. Nanalo siya. Naging binibini siya. Naging supermodel siya. Ah, ganun pala ang attitude. Hindi naman talaga yung ikaw na yung pinakamagandang babae sa balat ng mundo. Ano ba yan? Sa balat ng lupa ba yun? But it's really, what exudes is the one inside, no? The inner persona, eh. Kaya yun. Kaya I'm so blessed that, you know, I met you, Abby, and you became a friend. Kahit hindi tayo pirmi nakikita, pag nagkita naman kami, kahit sa Zoom lang, akala mo, eh, araw-araw kami nakikita, sister kami, parang tayo. Oo, yan. Meron akong isang bagay na laging, during that time na sa Miss Universe, laging ang daming interviews, di ba? Tapos I would always end by interviewing, by saying this. Sabi ko parang, a true beauty queen will never wear their crowns on top of their head. Kasi di ba, usually dito ang corona, di ba? Ito corona mo, ganyan, di ba? But after ng lahat ng yan, the most important thing is to wear your heart, your crown in your heart. Kasi yun, yes. hindi tatanda, hindi mag-fade ang beauty pagka yung crown nasa heart. At saka, hindi ma-expire, hindi pag isang taon lang. So I always tell women na parang if you want beauty, mas maganda yung wearing the crown in our hearts talaga. That way, mas pang long-lasting. Wow. Wearing the crown. Yung beauty na panloob, di ba? Yung inward. Oo, not the outward. Kasi lahat naman tayo tatanda, di ba? Although, tumatanda tayong maganda, Julia, di ba? So, siyempre, more importantly, it's what's inside, di ba? Kung ano yung ugali mo. And that's the reason why you won. Siguro, hindi naman, of course, you have the brain, di ba? You have the poise, you have the looks. But more than anything else, it's your attitude, eh, di ba? Doon nagsisimula, sabi nga, your attitude determines your altitude. Di ba? Kung ano yung ugali mo, and nakikita ko, very simple. Focus on your goals, do everything, and be kind, no? Nakikita ko na very composed ka. Pero tatanungin ko lang, 17 years old, ikaw lang talaga yon. Hindi ka pinush. Yung iba kasi, di ba, pinupush ng magulang. Ako, pinush ko yung anak ko, pero ayaw niya. So, yung ikaw, hindi ka, talaga ikaw yon. But were you supported by your parents when you were 17? I'm so lucky that I have parents who are very young and very, very supportive. My parents are only parang 20 years older than me. So during that time, parang mga bata pa rin sila, pero parang I have parents who would want me to fly high. So that I am very, very grateful. So very supportive sila. So during that time, hindi, walang pumilit sa akin. So I know that it is a path that I want to take. And luckily, pero alam mo, pagka ngayon ko iniisip na parang sasali ng contest, parang ang kinakabahan ko. So parang during that time, ang lakas din ng loob ko.
Pero siguro it's really meant to be naman. Yeah. So very very blessed din, no, to have parents, no. And that's why I'm sure kung ano yung ginawa ng parents natin, ginagawa din natin, hinihigitan pa natin. Sis, isang tanong pa bago ikaw. Kasi alam ko na for beautiful women, mas malaki yung opportunities. Sorry na lang ha, pero ganun talaga ang mundo eh. Pag nga nahulugan ka ng gamit, dalawa kayo, yung maganda unang tutulungan eh. Judgmental yung mundo natin, di ba? Let's face it. Pero ano naman yung mga challenges? Ano yung mga barriers, obstacles? Ano-ano yung mga naranasan naman ng isang Abbygale Arenas De Leon? Di ba? Na kasi pag tinignan ka nila, ay ang saya-saya, ang positive, walang problema. Lahat tayo may problema, di ba? Lahat tayo may pinagdadaanan, may pinagdaanan. Can you share something to our audience? Well, maraming pinagdaanan. Number one, siguro yung having young parents, you know, pinagdaanan namin yan. Kasi parang sabay-sabay kaming nagmamature. So, isa yon. Pero, wala akong makitang negative right now. So, parang lahat, everything happens for a reason eh. So ngayon, my parents, parang araw-araw ko silang tinatawagan, nasa US sila. Pero kahit pag nagkikita kami, parang kami magbabarkada. So that's one. And then, ano ba? Ano bang negative na nangyari sa akin? Except for cancer, of course. Gusto mo bang pag-usapan na yon? Something that will break every person. Mm-hmm. Wala naman nangyaring masama, pero I was diagnosed with cancer. Yan. During the pandemic, when everyone was so busy figuring out what this COVID-19 was during that time, it was the same time that I was diagnosed with breast cancer stage 3. So, ano yun? Noong June yun. Actually, nag-celebrate ako ng 2 years 2 years after diagnosis. So, naka 2 years na ako ng diagnosis. So far, so good. Okay. So, ang hirap nun, di ba? Alam mo yung ma-diagnose ka ng ganyan, no? Kahit sabihin mo pang ang daming intervention, paano nag-cope? Or during the time na COVID pa naman, di ba? Ang hirap. Ano yung nag-hold sa'yo, Abby, to still be positive? Well, I guess it's more of the attitude. Kasi ang strong point ko is, one, I'm a very positive person. Tapos ano yan eh, na-identify eh. Number two, I'm very adaptable. So any given situation, Carmie, Julia, may it be in anong tawag dyan, Divisoria, or in the 5-star hotels, it doesn't matter saan mo ko ilagay, I am going to adapt, that one. And then finally, ang na-recognize, ang na-identify na characteristic ko is also, I am an achiever. So nung pinagsama-sama yon, pinaniwalaan ko yon. So nag-cling ako dun sa positivity, adaptability, and being an achiever. Nag-cling ako dun, and that actually helped me fight and win the battle. But of course, hindi ko i-discount yung prayers ng maraming tao, yung tulong ng maraming tao. So that was a time na sabi ng Diyos, I will never forsake you. I did not understand those words during that time, but during that time it actually happened, I realized God will always be with us and God will always, you know, take care of us talaga. Amen ako dyan. Amen to that. So, ibig sabihin, yung mga attributes na yan, lumalabas, lagi mong inilalabas yan pagkailangan. Kasi you can always say, I'm a positive person. Eh, pag nagka-problema, hindi ka na positive. Kailangan mo yan pag nando na, especially you battle with cancer, di ba? Walang sinabi yan. Walang sinabi yan kay Abby, di ba? So, and look at you now. Isa sa mga challenges is yung natanggal yung buhok nung nakalbo talaga ako. Imagine, sanay ako na beauty queen, sanay sa beauty, and yes. Matatanggal lang ka ng kilay, tas mamumutla yung mukha, papangit yung balat, mangingit diba, ang mga daliri. Tapos talagang, tas walang energy.
So it was really challenging. Then I realized na yung beauty talaga, hindi talaga siya physical beauty. So physical beauty is something very temporary. Pero, you know, alam ko na babalik lahat. Alam ko kasi I have so much to live for. I have my son, I have my 21-year-old and my 6-year-old and my husband, very, very supportive yan. So parang alam ko at that point na pagdadaanan ko lang, my body will have to go through something. Akala ko madali, akala ko kaya ko ang chemo, hindi pala. Mahirap, nag-radiation, nag-chemo, nag-mastectomy, all of that. I went through the very low stage of cancer, but I know I kept my eyes on the prize. Parang doon lang ako nakatingin. You know, after all this, there will be bonded friendship, there will be stronger relationship. So alam ko yan. And it's actually happening now. So, and it came out. You came out stronger, diba? You came out stronger, more beautiful. Life is more meaningful, diba? Sinasabi nga lagi ni Sir Julia, everything comes together. Ano yun? Yung sinasabi mo lagi, everything. All things work together for good. All things work together for good. To those ginawa kang mas radiant, ginawa kang mas meaningful ang life, diba, after that. Totoo. Kaya every time I have a chance to talk to people and tell them about my battle and how I won it, so I would take that opportunity. So ngayon, it's not just about making yourself better, kasi that's my business eh. You know, I talk about making yourself better, you know, a smile, ke posture man lang yan, ke handshake man lang yan. So, sinasamahan ko na ngayon ng pati yung more purpose in life talaga. So, now I can talk about wellness kasi I know what I'm talking about. Yes. At yan ang kailangan ngayon, actually, a lot of people now need that, we need that kind of mindset, no? And yun na yung sinasabi ko kanina that all things work together for good to those who love God. Pero yung ang bantayan mo, yung kasunod na verse, and sinabi, to those who love God and were called according to His purpose. Kasi like, I witnessed you, like you were the supermodel. Marami naman akong nakilalang supermodel. Eh. Kaya lang iba kasi ang tingin ko kay Abbygale Arenas nung time na yun eh. Talagang unique siya eh. Authentic na pagiging model. Kasi kung yung pagiging beauty queen niya is beyond crown niya, yung sinasabi niya. Kasi ako nakikita ko talaga, kumbaga parang ilang taon ko na siyang kilala. I even introduced her to, if you'll allow me, I invited her to become an image consultant. Sabi ko, alam mo, yung ginagawa, you should join the Association of Image Consultants International. And hanggang nagkaroon kami ng AICI Philippine chapter, no? Yeah, tama. Kasi alam mo, ang need ng tao talaga ngayon, hindi naman talaga yung superficial, lalo na ngayon, no? We were witnessing people na may problem sila, may mental anxiety and everything. Some people, they ended up, you know, medyo hindi magandang situation. And iilan lang yung beauty queens na nagsasabi ng ganyan na positivity, Abby. Actually, siguro kung narinig ka ni Miss America, kung nagkaroon siguro ikaw ng opportunity na makausap mo siya, no? Kaya lang, wala na eh, no? And then, so sad ba na maraming ganyan? Siguro before they go to a doctor o to ano, kasi ibang tao, takot silang pumunta sa psychiatrist, sa psychologist, o ano man. I guess they need to attend seminars like yung ginagawa mong positivity, no? Kasi listening to somebody like you, babalikan ko ulit yung, there was a time na nagkausap tayo na, alam mo, Julia, kasi, by the way, meron kaming ina-attend na meeting sa BNI. Pareho kaming member ni Abby sa BNI, Sister Carmie. She was actually the culprit kung ba't ako naging BNI eh. Kung ba't ako nagigising ng 6:30 in the morning. Really? Okay. Kaya ngayon, 5:45 na ako, Abby, gumigising kasi ayokong malate ako sa 6:30. Okay. Siya yung culprit doon. Kaya ako na naging BNI member na. And sa BNI, pag pumasok na si Abby, yung energy talaga, grabe. Hello. Talagang buhay na buhay. I experienced that. You invited me. I witnessed that. Yes. Abby's source of energy. Oh, kaya siyang ginawa namin welcome, meet and greet siya, yung greeter for the day eh. But there was a time I remember Abby and she told me that every day is always my effort.
may sinabi ka dati na may effort. Kasi alam ko at that time you were undergoing chemotherapy, may radiation, may operation. Yung tipong I remember a day before, nagkakwentuhan pa tayong dalawa, di ba? About yung anong dapat mong gawin and everything. And may words ka sinabi sa akin, natatanda ko na actually, Julia, every day is a battle na parang there's really an effort na kasi mahina ang ano niya talaga, mahina ang katawan mo at that time. Pero hindi mo mapapansin yan during the 1 hour na meeting namin sa BNI, 1.5 hours. Except yung last part na sabi niya, Julia, I have to exit kasi magre-rest na ako. So Abby, ano yung motivation mo? Ano yung driving force kung bakit, di ba ang hirap gumising, pagod ka, mahina ang katawan mo, meron kang fear, syempre, di ba? Pag may pain ka, may fear na kasama, Permi. Alam mo yung kaaway natin, bugulungan ka, Permi. Yes. Bukas, hindi ka nagigising bukas. May ganun, na-experience ko din yan eh. At saka ano, ang pangit mo na, wala ka ng buhok. Di ba? Ang daming ganun, I'm sure. Maybe you can share, Abby. Yeah. Maybe you can share. I think that's really something that, you know, people need to hear. Yes. Now, hindi ko alam, pero somehow, pagka naramdaman kong naka-on yung computer, pag naramdaman ko yung ilaw, nabubuhay yung dugo ko. So I think I am a performer deep inside me. So during that time, I was still working. So I did not say no to jobs. But ini-schedule ko lang ng tama. Pero I was actually working and I enjoy being in front of other people. Tapos, siguro isa sa mga big motivators ko is yung pinapakita ko sa anak ko, si Ijah is always with me. Eh. Si Ijah would always, ayan siya. Si Ijah would always be my assistant in everything that I do. So I wanted him to see that it's all about professionalism. Diba? I talk about that eh. So kahit ang sama-sama ng pakiramdam ko, pero once I'm sitting here, namomotivate ako ng ibang tao because I want to be as professional as possible. So isa yun siguro. Tapos yung energy, minsan nga hindi ko napapansin, parang, uy, may sakit pala ako. Nakakalimutan ko, sa totoo lang. When I speak, I forget about everything else. Parang, I am so fully present whenever I am in front of, like this, fully present. I mean, yes, baka may problema sa labas, baka hindi pa sila kumakain or anything. Pero right now, ang gusto ko lang isipin, eto. You know, I will enjoy this moment being with Julia and being with Carmie, being here right now. I'm enjoying this. So lahat ng energy ko dito pupunta. So hindi ako magtitira para mamaya. It doesn't matter. What matters is this moment. So I always see every job, it doesn't matter how small, every interview, every encounter as a special moment talaga. Wow. That is excellent. Excellent. Exactly. Ayun, yun ang nawawala, sisi. Alam mo, tayo, with the advent of internet, lahat ang yayabang multitasker. Isa na ako doon. Ang daming ginagawa, hindi nagpipay attention. Kanina sinilip ko lang to, pero tapos na. So, yun ang kailangan natin gawin ngayon. Yung sinasabi ni Abby na mindfulness, being in the moment, enjoying the present. Kaya nga daw, present. Regalo yan. I-enjoy mo ngayon. Hindi yung hindi ko ma-enjoy, iniisip ko yung bukas. Alam mo, nangyari sa akin yan. Sunday, nag-e-enjoy ako, biglang nalungkot ako kasi magma-Monday na. Sabi ko, makapag-review ako ng ganyan. Ayoko ng ganyan. Mali. So, but yeah, being in the moment and being kasi yung presentism ngayon, di ba, masyado ng rampant. Present ka, but you are physically present, but you're not really into it. Lumilipad ang isip. Lalo na sa family. And you don't want that. Nasa table kayo, family mo, naka-computer, naka-phone, di ba? So, let's all learn from Abby. 100% focus yung attention, di ba? Give all your, ano, kumbaga, all out nugget. So, that's excellent, di ba? And tama yun, na yung pag may sakit ka, all the more na you socialize. Pag ikaw magkulong ka sa kwarto mo na, de-depress ka, nalulungkot ka, kasi may withdrawal syndrome, may yung parang ayoko muna kausapin. E di i-text mo, di ba, kung ayaw mong humarap, but do not really, ano, parang wag mong lagyan ng barrier, kasi you will not, nakakaaliw kaya yung kausapin mo yung friend mo, pag malungkot ka, di ba? So learn from Abby na
pag may ilaw na, meron ng Zoom meeting, may energy agad. O edi, kung maghapon ka, edi masaya ka na maghapon, di ba? Why will you hide yourself, di ba? From walang isolation dapat, sister. Actually, I heard that spiritual advisor ko, isa pastor ko, na kapag may problema ka daw, na may problema, whether it's physical, emotional, or financial man yan, basta may challenges ka, huwag kang mag-isolate. Kasi yung gustong-gusto daw ng kaaway natin na kapag, you know, the devil works in the very tricky and shy. Because pag may problema ka, may negativities na madami, tapos nag-isolate ka, madi-depress ka. After depression, sorry kung na-miss ano ko, but anyway, una daw depression, and then next is oppression. Next is possession. So, madi-depress ka muna, and then ma-oppress ka, and then maano ka na, mapuposess ka na. Mapuposess ka na ng negative thoughts, mapuposess ka na ng discouragement, hopelessness, ganun na daw yun magsimula. Kaya, the best way really is to go out, never isolate. Pirmi niyang binibilin sa akin yun. Pag may problema, tawag ka kaagad ha. Pag may problema, call for a prayer kaagad. Kailangan ganun eh, kasi nga, yes. Hindi mo kakayanin yun eh. Imagine mo, like ako na imagine ko. Yeah, yung kay Abby, kaya pwede ko siya tinitext, o pinagpipray kita, sabi ko kasi nag-aalam ko, nag-undergo siya ng, she's undergoing this kind of challenge, no? And we even talk about it ng malalim-lalim. And alam ko hindi madali for a beauty queen na pag-isip mo nga naman, maski ako lang eh, nung nakarinig lang ako ng mga words ng ho, alam mo, sanay kang sabihan na sexy ka, bata, maganda ka, gano'n, tapos biglang maririnig mo, opo, ho, sabi ko, ay, matanda na ba ako, ba't may ho? Biglang nakalimutan mo magpaday ng buhok, di ba? Tapos biglang, ma, meron po kayong ano, may meron po kayong card na ipapakita. Senior citizen card? Naku! Bakit? Mukha ba akong senior? Sabi ko gano'n. Nagalit. Nagalit pa ako, mukha ba akong senior? Pag uwi ko ng bahay, sabi ko, ang dami ko palang puting buhok. Mukha na pala akong senior. Kasi itsura ko pa pag nag-grocery, yung tipong, I don't care na lang, parang gano'n. Kasi wala kang ganang mag-ayos, di ba? And then for a beauty queen like Abby, parang, yeah, alam ko, may struggle, pero hindi ko makita sa kanya yun eh. And, ladies, just have to mention ha, look good, feel good. So, isa sa mga ano, mantra ko yan, okay? So, whenever I'm feeling down, I just have to make sure that I will look good. So, natatawa yung husband ko kasi even during that time na wala akong kilay, hindi niya alam na wala akong kilay because bago pa man mag-toothbrush, basta pag nakabangon ako sa bed, kilay talaga. Kilay is life for me. Yes, very good. Kahit nakabalot yung ulo ko, pero nakakilay ako, okay na ako nun. Pero you just have to find ways on how to make yourself feel good. And the easiest way to feel good about yourself is when we see ourselves in the mirror looking good. So it doesn't matter if it's eyebrows or lipstick or your favorite color. But if you have, it is our responsibility to find ways on how to make us feel good talaga. Wow. So, it is our responsibility to make yourself look good. Look beautiful para feel good ka. Naku, Abby, marami din pag-uusapan after nitong commercial break. Okay. Pag-uusapan natin how to look good, feel good, and about positivity. Sister Carmie, maraming pwede i-share si Abby ngayon sa atin, tsaka sa audience, samantalahin na natin. Sige, when we come back. Libre to. Kaya, yeah. After the commercial break, Abby, babalikan ka namin. Alright. We'll see you. Stay tuned. We'll be right back.
Inspiring Moments would like to thank our newest sponsor, Lur Loran. We will be guesting the inspiring leaders behind the company in the next episodes. Back to Abby, Sister Julia! Yes. Ayan, o. Oh, mayroon kita pa sa kanya mamaya. No, medyo. Alam ko, ano yan, mag-e-enjoy yung mga viewers natin ngayon, Sister Carmie. Pero gusto ko yun, sis, yung look good, feel good. Kasi pagising mo sa umaga, and this is for everyone, ha? Pagkakita mo palang sa salamin na hindi ka maganda, sira na araw mo. So dapat, pagkita mo sa umaga, sabihin mo, I am so beautiful. I'm not as beautiful as the other girl, but I am beautiful, I am unique, I'm talented, I'm special. Then that's how you start your day, di ba? Self-affirmation. Dapat yun ang poster mo, Sister Carmie, sa harap ng mirror mo. Kaya ako, I always tell my, ano, my participants, so sabi ko, everyday pagising mo sa umaga, patiin mo agad yung pinaka-beautiful person in the world, ikaw yon. Sabihin mo agad sa kanya, hello, beautiful person, how are you today? Dapat ikaw din ang sasagot. I am blessed and beautiful. O, diba? Yes. Ayan. So, ayan. Tanungin natin ulit si Abby. Asan na ba si Abby? Ayun. Ayan. Ano? Gusto ko yung nag-eyebrow pagkagising. Oh, yes. Diretso sa PR. Paglabas, ang ganda agad. Diba? Hanggang ngayon, ginagawa ko yan, ha? Kasi, look good, feel good. First two lang yun. Meron pang last two yun. Look good, feel good. And then, you get to project well. You get to carry yourself better. So even the way you smile, even the way you talk, mas nagiging tama yung projection. Once you are projecting properly, may effect yan. And that is positive responses. So mas mabait sa'yo yung security guard kasi ikaw mismo nakangiti ka sa kanya. Diba? Parang ang positive mo na kagad. So, the moment you are projecting positivity, guarantee it will come back as a positivity as well. So look good, feel good, project well, and get positive responses. So, ang gandang cycle nun. So, every day, if we put ourselves into that cycle, that's what we call personality development. So, akala okay. Na, kailangan pag-aralan, hindi. Kailangan mong gawin on a regular basis. Ayan. Ako dati, meron akong ginagamit dati. Tatlo lang eh. Kasi hindi naman yan ang aking expertise, no? But, ano, look good, feel good, do good. Kasi yung mga salbahe na yan, hindi makagawa ng mabuti. Unang-una, hindi maganda yung feeling nila sa sarili nila. Kasi hindi maganda yung tingin nila sa mukha nila or sa buhay nila. And we cannot blame them. Minsan, meron talagang taong negative, hater, or ganito.
ipag-pray natin sila and sana they will start to look good, di ba? Hindi naman kailangan perfect eh. You appreciate lang kung ano yung sa'yo ni God. Look good and then you feel good about yourself. So you will also feel good about others. Di ba? Para masaya ang buhay. Correct. Abby, may tanong ako sa'yo. Kasi di ba sabi mo nga, project well, look good, feel good, project well, di ba? And of course, positivity yun eh, no? And siyempre, like you, Abbygale Arenas De Leon, you're a celebrity, you're a TV personality, you're an image consultant, you're a beauty queen. Ang dami, marami ka nang ginawa, no? Pero alam mo, sa buhay kasi hindi natin maiwasan na meron tayong mga detractors, meron tayong mga, ano na, alam mo na yun, alam na nating dalawa yun, di ba? Handle yung mga ganong, kasi ba, ang mga tao kasi medyo nega sila, they will never appreciate you eh. They will always criticize you, di ba? Maghahanap lang niya ng isang bagay para ma-criticize ka. Eh, syempre tayo may mga moments naman na hindi naman talaga tayo perfect. At saka kahit sabihin natin marami tayong alam, hindi naman tayo pwedeng perfect talaga sa tingin ng ibang tao. And besides, hindi naman natin makukumpleto talaga yung talent natin. So, like, since we're talking about positivity, how do you handle yung mga ganong challenging people? Kasi meron talagang ganun eh, di ba? Ang tawag natin dyan, mga rude people, no? mga hecklers, mga feeling, mga mema, may masabi lang, di ba? Mga mema-mema people, di ba? Mga passion. Mamaru. Anong tawag? Mamaru. Nagmamaru to. Oh, bago na. Oh, may Miss Abby. Paano yun? Kasi like ikaw, you're very, very blessed dahil you're surrounded with positive people. You're surrounded with your supportive family, especially your husband, no? Yung kaibigan natin si Jun de Leon. Alam ko, malaking bagay, parte ng buhay mo na maraming naituro o nag-guide na tama talaga yung ating friend na si Jun, no? Yung husband ni Abby. Alam ko, maraming wisdom, no? Hindi edad pinag-uusapan na marami siyang wisdom. So Abby, how do you handle those things, no? Ando ba yung poise kahit medyo masarap na siya sa bunutan, pero poise ka pa rin. Paano, kami ni Carmie yata hindi namin kaya yata yun. Pero paano yun? Anong pinakasimpleng tip mo? Pinakasimple. Yung pinakasimple. Simple, yes. Pinakasimple. They are not worth my time. That's for wow. Sure. Yun ang pinakasimple. Diba? Parang sa panahon ngayon, iisipin mo kung saan mo nalagay yung oras mo eh. Parang sa negativity ba na to? Parang sayang lang naman yung oras. Pero kasi in my mind, meron akong parang alternate reality. Okay, ganito yan. Kapag may nakikita ako na tao na nagsasalbahe or salbahing tao talaga siya, parang kung ano-anong sinisay, ganyan, ang iniisip ko na lang, ano kaya ang pinagdadaanan ng tao na to? Kasi usually, I mean, tama yung sinabi niyo, usually pag hindi siya masaya sa buhay niya, lumalabas sa iba, di ba? So ang iniisip ko, kawawa naman siya, ano kaya ang pinagdadaanan niya? Ano kaya nangyari sa kanya? Then after a while, niwala akong mararamdaman kahit na anong inis or galit. Kasi parang at this point of my life, parang I find yung inis, yung galit, waste of time eh. Di ba? Right. So every time na pwede mong ilagay na lang ng kissing the baby or hugging my husband, hugging my children, dun na lang, di ba? So, hindi na, sayang yung oras ko sa kahit na anong hindi ikabubuti. Sa ngayon, sa buhay na to, there are only two things in life that we have realized this during the pandemic, essential and non-essentials. Essential, correct, are the times wherein they can be placed in our memory bank. So sa mind and heart, nasa memory bank. So yon, essential yon. Spending time with the children, cooking delicious food for the family. These are my essentials. And then everything else, nothing matters. Parang everything else, hindi na essential eh. I mean, maniwala ka na wala na ng value yung bag, na wala na ng value yung sa magandang sapatos. Ang may value ngayon, yung time with the family, time with the children, time with the Lord, you know, yun yung may value talaga. Then, we realize ko nga naman. Also, yun, Sister Julia, non-essential. Yung mga hater, may mga comment, not worth your energy. It's all about energy conservation. Kunti lang ang energy
natin, ilagay natin sa maganda, dun sa mag-yield ng positive. So, sorry na lang, Edma. Sorry. Agree. Sorry, Carmie. Energy conservation and self-preservation. Yes. Yeah. Huwag kang magpa-contaminate. Diba? Self-preservation. Kasi kailangan to continue inspiring other people. Hindi ka dapat ma-defocus doon. Correct. So, simple lang talaga. Ignore. Kaya lang, alam mo, di ba, minsan, yan yung reality. Pero maganda yung sinabi ni Abby, na it's they're not worth my time. So, are you saying na pag nega yung person, di ba kasi minsan mag-i-effort pa tayo, no, to connect, to really talk to them, that's it. Para ba, i-justify pa natin. Tama yung ginawa mo, na-justify mo na lang, kaya siya nagkaganon. Dahil may pinagdadaanan siya. Doon papasok yung compassion eh. Pero there are people kasi na kahit binigyan mo na ng ganon, di ba? And still, para ba hindi siya mawala-wala sa, you know, sa memory mo? Kasi may pagkakataon talaga na, you know, you will bump into each other, and then, ayun na naman. Tapos, ang maganda kasi dito, kahit ayaw mo na siyang lapitan, talagang siya pa yung, hello. Malapit sa'yo. Okay, ganito yan. My question is, siya yung katabi mo sa trabaho. So, paano mo siya maiiwasan? Okay, ganito yan. Limit the time of exposure. So, kung kailangan kayo magkatrabaho, edi maging mabait ka sa kanya. I mean, kahit salbahe siya, ikaw, obligasyon mo as a Christian na maging mabait sa kanya. So, walang problema. But, after ng work, don't choose to have coffee with her pa, di ba? Kung makakadagdag negativity. So, don't choose to spend your personal time with her. So, limit your exposure to that negativity. So, sometimes, sa totoo, hindi rin tayo makaiwas talaga. Let's say, katabi mo nga sa trabaho, di ba? Pero pag ganyan, ano na, kumbaga, yun after work hours mo, it will be your decision. Yeah. Eh, paano, Abby, kung you cannot limit your time kasi nga boss mo, or ang ano ng interaction nyo, di ba? So, ano nga ba yun? Mag-decide ka na lang, no? Kahit boss mo, siguro naman, don't spend the weekend with your boss, di ba? Tapos siguro, alam mo, kailan ka magka-clock out talaga, di ba? Kailan ka hindi sasagot na sa email, sa telepono, or kailan anong oras ka uuwi, di ba? Pero kapag kayo, ang bigat nang dalahin ng boss mo, tapos weekend, magkasama pa kayo, or gusto mo pa nag-overtime, it's actually your choice na. Pirma ka ng blank paper. Sabihin mo ba yung boss? Marami pa diyang work na hindi ka totoxike ng boss mo. Di ba no? Because kidding aside, no, importante na you manage your relationships and your energy. Na sabi mo nga, ilimit yung interaction doon sa mga ganung tao. But if it's inevitable, you have to do something. It's your decision, it's your choice, no? But as much as possible, be professional and enjoy your life. Bayaan mo lang siya. Kung professional ka, hanggang doon lang. Diba? Yeah. If I may add, happiness is a choice. So if we, you know, it's our own decision, yun eh. So if you choose happy, if you choose to become happy, it's all up to you. If you want to have a bad day, it's all up to you. So isa yun sa mga realize ko na it's all up to us talaga. Yes, tama. Hindi sa husband mo eh, hindi sa anak mo, it's up to you. Hindi sa neighbor mo eh, di ba? Ikaw talaga yon, decision mo if you want to be happy. Kaya ngayon mga nanonood ng Inspiring Moments, magiging happy na yan. Magiging happy. Ano? Pag happy ka, healthy ka, di ba? Correct. Di ba? Kaya nga may tinatawag na laughter, di ba, as medicine. Kaya talagang talagang ako, Abby, napakaganda nung mga sinabi mo na yun. I'm sure maraming viewers ngayon, no, kung merong gustong magtanong, o pwede kayong magtanong ha, habang nandyan si Miss Abby, no? At saka, I'm sure, sis, Abby is giving hope to those who are now suffering from cancer or meron silang ngayon pinagdadaanan. Here is a living testimony, no? Nakita po natin kung gano'n siya kaganda, ka-positive, ka-strong. And hindi madali. Hindi naman sinasabi natin madali yung pinagdaanan, eh. But she looked forward to
to being healthy ulit, di ba? And sabi mo nga, yung anak mo, yung family mo, and your apo, magkaka-apo ka pa, di ba? Tatawagin ka pang lola. So, look forward to better things in life. Di ba? Dadaan sa yes. Kasi Lola niyan eh, kaya excited yan Pirmi pag kinikwento niya yung kanyang apo. Yes, I'm a Lola. Participant, no? Nangangarap na. Yes, yes. Tuturuan mo siyang maglakad, beauty queen walk. Di ba? Pangarap kasi ni Carmie maging model. Actually, ako nangarap ako maging model eh, pero wala akong height. Pangarap ko rin maging beauty queen, wala din akong height. Buti na lang ang naging image consultant ako. So, nag-fashion designer na lang ako kasi di ako pwede maging model eh. So, I dress up for clothes, di ba? Anyway, beauty queen ka ni Ted. Ah, oh, beauty queen ako ng pamilya ko. Talaga, beauty queen, tingin ko talaga. Hindi, actually, alam mo, isi-share ko lang to before I will ask the next question. You know, every time na tinatanong nila ko about AICI, Abby, for the benefit ng audience, no, there were five of us who started the AICI Philippine chapter. So there was Abby, there was Karen Agustino, and Beauty Queen din. And then there's Delby, Dina Loomis, and ako, lima kami. Kasi nasabi ko, eh, pag nasa picture, ito, Beauty Queen, kaming tatlo, beautiful. Kasi sila mga beauty queen, kami tatlo, maliit kami, kaya kami mga beautiful. During pictorial, nakatayo ang mga beauty queen, kami nakaupo sa harapan. Hindi naman dahil sa edad o hindi dahil matatangkad kayo, sige, tumayo na kayo. Kami na lang yung nakaupo para hindi halata. O, diba? So, anyway, my next question kasi kay Abby, allow me, Sister Carmie, to ask this, no? Kasi, yung about your book, kasi makapal yung book, I'll be honest, hindi ko naubos basahin lahat. But I have her book with her signature, of course. And so, Miss Abby, ano ba yan? Para saan ba yung mga book? Aside from being... So this book is, it's called 88 Things Every Professional Should Know or Else. Now, or else, it is actually a book on corporate imaging. Yan. So, I have been working as a certified image consultant for the longest time. And I know na hindi ko ma-reach lahat, pero with this book, mas maraming taong makaka-reach. So if you get a chance to get this book, ayan, pinapakita ko sa camera, 88 Things Every Professional Should Know or Else. Tapos, pag makikita mo, para siyang comics na puno ng pictures talaga. So I kailangan ko sabihin, I love my book. I love this book. It's very I love that book, Abby. I love that book. Yes. So, I should get one. Yes. Sige. Now, basically, that's what I do. So, I give seminars, I give now webinars on professional image development, on self-development. So, basically, we talk about the importance of branding, the importance of imaging, tapos ngayon nga, wellness, kasama na rin siya. So, alam mo, Abby, great, yeah. It's holistic. Sister Carmie, marami kasi din tayong viewers, no, na mga millennials. And then actually, alam ko isang araw marami tayong mga OFWs, Abby, no, na, I don't know, maybe you can share something as an image consultant about, you know, itong ating mga OFW, na kahit sabi mong OFW sila, like sabihin na natin yung mga domestic helpers in particular, no, kasi we believe yung mga domestic helpers natin kasi karamihan doon, are actually college level, ah. Yung iba pa nga doon, di ba? Ang alam ko, nung college araw, mga college graduates sila. Mm-hmm. But of course, because of the economic situation ng ating bansa, they ended up working abroad kasi, syempre, talagang ganun eh, no? Wala tayong choice, minsan. Paanong pinakamagandang tip para sa kanila, Abby, na kahit ba sabihin mo, yun ang work nila, yung respeto ba, dapat ng... respeto ng kanilang amo, not just on the work, but on the pagkatao nila, and at the same time, you know, pati bansa natin, dapat respetuhin ng mga ganun eh. Kasi I remember nung nasa Hong Kong ako, parang nakita ko sila eh, nakita ko sila, when you go to Hong Kong, kasi there's this place every Sunday that, you know, they gather doon, tapos medyo makikita mo na, well, kaya siguro, medyo may napupulaan tayo ng mga ibang bansa. So, anong pinakamagandang tip mo para sa mga
OFW o kaya yung mga na yun, mga nagtatrabaho sa abroad na gaya nung nabanggit ko kanina? You know what? It's all in the mind pa rin talaga. So ang number one tip, the only tip na ibibigay ko sa mga taong akala nila mababa yung ginagawa o walang hindi mataas na klase yung trabaho nila, remove the word lang in our vocabulary. Kasi if you say, eto lang ako, ganito lang ang trabaho ko, ganito lang ang sweldo ko, you know, it really shows, kasi yung lang, nag-give in ka na kagad sa mediocrity eh. So, how can you not be proud to work abroad if you are working for your family? Actually, these domestic helpers, these people who works abroad are our new heroes. Sino ba nagdadala ng mga dollars sa Pilipinas? Hindi ba sila? Diba? Parang yung mga nurses na sobrang hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga ospital ng ibang bansa kung walang mga Filipino nurses. These people, it's just that we have to take pride in whatever we do. Kasi whatever we do, we Filipinos are very honest in when it comes to making our own living. Alam mo yung papakain natin sa mga anak natin, alam natin na galing sa matino yun. So, I just hope and pray that more and more Filipinos would take pride in what they do. It doesn't matter if it's security guard. I mean, pag wala security guard, sino magbabantay ng mga buildings, di ba? So, we just have to believe na lahat ng trabaho merong purpose. If you do your job well, then you can be more proud of it. It doesn't matter what it is. I mean, imagine mo kung walang tagawalis sa kalye, imagine mo gano'n tayo karumi, di ba? So, napaka-importante nung mga nagwawalis sa kalye, napaka-importante ng trabaho ng bawat isa sa atin. It's just that we have to be proud about it. So, tanggalin natin sa utak natin yung word na lang, kasi parang hindi magandang pakiramdam when we think of that, when we think of ourselves that way. Yes, tama. It doesn't matter kung ano yung trabaho mo eh. Sa isang company, di ba, parang ganito lang ako, rank and file. Mm-hmm. Alam mo, importante yan, kaya ka nga sinusweldohan eh. Kahit helper sa house, di ba, paano si Sister Julia makakapagtrabaho kung walang helper? Ako, correct. Pwede na, wala akong helper ngayon, but yun nga, alisin sa isip natin yung ganito lang ako. Mm-hmm. Because there's always a purpose, di ba? Kaya ka nandyan, you're helping other people. Mm-hmm. So, mindset. So, para kasi sinasabi ni Abby, kung ikaw pa lang, binibelittle mo na yung sarili mo, ano pa ine-expect mo sa ibang tao na tatratuhin ka with respect if you don't treat yourself with respect and be proud of what you're doing? Mm-hmm. That leads me to another question to Miss Abby, or not question actually. Miss Abby, ganito. Kasi di ba nakasanayan na ganun na talaga, no? May brand na, no? We're talking about branding na, no? May brand na kasi yung ating mga OFWs sa abroad, no? Na nakakasama ng pakiramdam, to be honest. Mm-hmm. Kasi we're image consultants, di ba? When we go abroad, kahit pa naka-Chanel pa kayo dyan, di ba? Pag maten tayo ng convention natin, ay, di, mga Pilipina, medyo nakataas doon pa rin kami, di ba? No, hindi porke mga Pilipina kami, di ba, kayo mga ganito kayo, mga puti kayo, mababa kami sa inyo. Hindi, pare-pareho tayo ng pinag-aralan, ano, parang ganyan, ano. Kami yon. Pero yon, we're only handful, ilan lang tayong Filipina image consultants, Abby. Sa tingin mo, ano ang pwede nating magawa na itong ating mag-iba yung mindset ng ating mga OFW, sila yung mga hero natin, and talaga ang spirit ko that, you know, hindi naman lahat, no? Pero yung ibang nasa mga amo nila sa ibang bansa, yung mga ambaba ng tingin, na kung parang gusto mong sabihin, pull out din kayo namin yung mga OFW natin, tingnan natin kung di kayo maganda, hirap-hirap, di ba? Pero again, paano natin matutulungan yun? Sa tingin mo, anong, di ba sabi niya, kailangan lang daw meron lang mag-initiate na, kailangan lang meron lang. Ito tayo, Hong Kong. Tayo, Hong Kong. From Abby, of course, as for the full of positivity, adaptability, di ba? Yung mga ganon, Abby, paano? Now, individually speaking, as an individual, what can you do to change that branding of our own co-Filipinos, no? So sa akin, isa lang na naman ang gagawin ko. Kung ako yan, ha? Kung ako mag-abroad, ang gagawin ko, gagalingan ko sa trabaho ko, because that way,
pag na-change ko, pagka sumobrang galing ako sa trabaho ko, machi-change ko yung tingin sa akin ng mga tao. Once machi-change ko, isang tao lang ako. Pero if everybody will do that, magpakagaling sa trabaho, kumaga, you have one job and be the best of be the best that you can be in that particular job, I think we will have, matagal, pero at least, alam mo na makikilala tayo as people na magaling magtrabaho. I think that will somehow change the branding of Filipino workers. Napakaganda na sinabi ni Miss Abby, ano, Sister Carmie. Diba, and one example natin, diba si Rebecca Bustamante, naging guest namin yun eh. Sabi nga niya, habang nagwawali siya, nagbabasa siya ng libro. Diba, Sister Carmie, nag-aaral siya na nag-aaral. Kaya from maid to maid, diba? From maid to maid siya eh, no? And, you have to show them what you got, diba? And work hard, and then pakita mo din nga kung sino ka. Yun nga, nothing beats success eh. Pag magaling ka sa work mo, ma-appreciate ka. Then they will start looking at you as a person of significance, diba? So, yeah. So, unang-una, tama eh, mindset game. Alamin mo ang self-worth mo. Alamin mo kung ano yung role mo, anong purpose. And then, just be excellent in everything that you do and mapapansin ka eh. Hindi ka pwedeng hindi irespeto dahil doon, di ba? So tama, going back to professionalism, kahit tagawalis ka lang ng karye, mapapansin din, ba't lagi ang linis itong street natin, di ba? Dahil para sa isang cleaner yon. May storya nga ng taxi driver eh, sobrang excellent niya, di ba? Meron pa siyang choice, ano bang music ang gusto nyo? Meron pa siyang ganon. So, we have to reinvent the way things are done, di ba? Love your job, love what you're doing, and do it well. Talaga may nakikita na akong panibagong advocacy natin, Sister Carmie, and I think... Alam ko yan, Hong Kong. Yung utak namin ngayon, gumagalaw na naman. Alam mo kami ni Carmie, ano na kami ngayon eh. Ano tawag nyo? Giving back na kami ng giving back. Yes. Sobrang ang dami ng sinabi ni Miss Abby, but of course... hindi enough ang isang oras, Sister Carmie, para interviewin ng Abbygale Arenas De Leon, no? But before we end the question sa kanya, Sister Carmie, Abby, pwede ba ipakita natin yung family mo direct? Kasi alam ko, inspirasyon ng buhay mo yung mga yan. Eh. And I think they're the main reason why you are really very positive sa buhay, no? Can we just, ano, nabibless kasi ako dito kay Abby talaga, eh, tsaka kay June, eh. Direct, pa pwede bang pakita natin? Sure. Ayan, gagwapong anak niya, no? Siyempre, gagwapong asawa din, Sister Carmie. Ayan, papakita mo yung picture. Direct, as andyan yung picture, Sister Carmie, yung pinadala mo kay Direct kanina, no? Yes. Oh, ayan. Abby, tell us something about yun. Wala live na yan. Wala pa daw picture. Ah, wala. Anyway, anyway, yeah, Abby, kasi I saw you once eh, sa video na in-upload mo. You were playing with your son, no? Sobrang ang saya-saya niya eh. Blessed na blessed ako doon eh, nung nasa Amerika kayo. Nag-vacation ka lang ba talaga doon? Nag-relax ka lang talaga? O sa Amerika? Yes. Oo, kaming mag-ina lang. Yung bunso ko lang ang kasama ko. Ano yun? During that time that I was sick, I was so brokenhearted kasi I can't be with my mom. So during that time pala, pag talagang down na down, mama, hinahanap ko pa rin pa mama ko. So nung I gained enough strength to travel, yun ang una kong ginawa. And June was very supportive of me kasi I don't want them naman to come here in the Philippines kasi mas delikado, mas pareho silang may edad na ng konti. Pero when I gained my strength, si June was very supportive. Sabi niya, sige na nga, lipad ka na, ganyan. Basta show, siguraduhin mo lang that you can take care of our son, ganyan, ganyan. And so I did. So we spent 100 days being with my mom and dad. Tapos, ano, literally, pabebe lang talaga ako doon. As in, kikis ng good morning, magkikis ng good night. Tapos si mama magpre-prepare ng breakfast, yung mga ganon. So, it was, ano, parang, it made them happy as well that they were taking care of me. So during that time. So talaga alaga naman talaga dito. So are you saying, Abby, na yung moment na yon parang doon nag-start na sobra mong na-appreciate yung dapat pala everyday
ganito ang opportunity mo, gawin mo kaagad to. Kasi tama nga eh, you'll never know, bukas hindi mo na makita, di ba? Ganun yun eh, no? And yun yung fear ko, kasi when I was going through cancer, anything can happen. What if di ko na makita parents ko, di ba? So doon ako umiiyak talaga. Pero yun na, so when I got the chance, I made sure that I enjoyed them so much. And I did. So I came home happy, sasabi ni Jun, parang, oy, sayo mo ha? Ay, masaya talaga. Pero nakaka-miss. Pero I have enough baon of happiness in me. But I still talk to them every night. Every night I talk to them. Kaya ang bata-bata tingnan ni Abby ngayon, no? Sobra. Sobrang fresh. Alam ko, babalikan na sa BNI, sabi nila. Sobrang fresh, sobrang happy, vibrant masyado. Yeah, yun nga, love of the family and love for life, no? Ako, alam mo, Abby, sobrang, sabi ko nga, sobrang kulang, no? Yung time na makausap ang isang Abbygale Arenas De Leon, but we would like to hear more pa sa'yo. Baka meron pang gustong itanong si Miss Carmie. Gusto ko siyang makita personal. Gusto ko mag-meet na tayo ulit. Mag-coffee tayo and let's talk about big things. I'm so happy to hear. I know that na-inspire ngayon ang ating audience. And please, to our audience, feel free to share because this is really a very inspiring story. A real picture of beauty in and out and a life that's more meaningful, no? Imagine, sayang kasi minsan pag wala tayong mga trials, we don't really tend to appreciate yung family, yung nagmamahal sa atin. Pero kasi pag dumaan ka sa ganyan, talagang every minute, di ba? Mm-hmm. So nakikita ko yun kay Abby and very punong-puno ng blessing. Kasi you are a giver. Nakikita ko, you tend to give a lot, di ba? You share, you give a lot. That's why open your heart for more blessings. And we're blessed. Alam mo, every Friday, tuwan-tuwa kami ni Sister Julia dito kasi lahat ng nangi-inspire, kami yung unang-unang fans. Kami yung unang-unang nai-inspire dito. Nare-refill yes. Yung lantang. And so blessed to have you, Abby. Yeah, actually, yun ang motivation natin, that pwede kaming pinapadala ni Lord ng mga, inspiring people talaga. Dahil, pwede pag sinabi ko na kay Carmie, ang interview natin, si ganito, si ganyan. Sabi, sige, Julia, tapos naka-amazed kami. Kasi parang ano lang yun eh, parang, ito, interview natin na wala pa siyang alam kung sino yun. Sige, bahala na, pagdating dyan. Hindi na magulat kami. Kasi yung introduction, lalim-lalim na. So, parang pirming bitin ng time, Sister Carmie? Kaya talaga, That's why we have to talk. We have to talk to Abby on a separate note, offline. But thank you so much. Thank you for inspiring. Bago mag-out si Abby, maybe you can share yes. about positivity, Abby, sa ating audience. Please. I'd like to listen more about that, yung sinabi mo kanina about positivity, Abby, because I think, again, ulitin ko lang, maraming tao ngayon. Mm-hmm. Kailangan yun. At lalo kong magagalit. Ang iiwan kong message na isa is, surround yourself with positive people. Isa yon. Kasi once you surround yourself with positive people, automatic na there will be love around us. So, sa panahon ngayon, positivity results to love and care. I think these are the most important things in the world na kailangan na i-experience on a regular basis. So, surround yourself with positive people. I'm not saying na aaway mo yung mga negative, pero siguro give more be more compassionate about these people, so mas mag-choose tayo to be more happy, to be more positive. Yun, so surround yourself happy people. Ayan, Sister Carmie, kaya ako friend ko si Julia eh. Friends ko, may energy, beautiful, positive, passionate. Mm-hmm. Yan. So, Miss Abby, maraming salamat talaga. Salamat talaga sa pag-unlock. Tama ba yun? Pagpa-unlock mo sa Abby. Pina-practice ko maging Pilipino talaga ngayon, no? So,
Maraming maraming salamat talaga, Abby. Alam ko, pinagbigyan mo kami. And for a beauty queen na pagbigyan kami, mga beautiful na rin talaga kami sobra. Kaya mga beauty queen na rin tayo, Sister Carmie, sa ating pamilya. Yes. So, maraming salamat. God bless thank you, you. Abby. Thank you. Bye. Happy birthday, Jules. Happy birthday, Julia. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Nako, Sister Carmie, grabe, no? Essentials and non-essentials. Alam na natin yan, sis, ha? Kapag nagsalita ako at may mga gusto kong gawin, sabihin mo, Sister, non-essential. Sister, essential to. Alam mo, ang ganda ng sinabi, surround yourself with positive people. Alam mo, agree ako doon, Sister Carmie. Kasi remember, ako always ko sinasabi, di ba? We only have 24 hours a day. Yung time na binigay ni God sa atin na yan, yan na yan, hindi mo pwede gawin 25, hindi mo pwede gawin 26. Yes. Hindi mo pwede gawin 20, 24 lang talaga yan. So, you've got to have a wisdom in managing that gift of time eh. Kaya kaming pinagpiprayan na, Lord, please help me kasi I only have 24 hours. Kagaya, like ako minsan nababiolate ko yan eh. Yung 8 hours for yourself, kasama na yung pa-beauty mo, kasama na yung tulog mo. Ako madalas inuutang ko yung tulog ko eh. But my body now is giving me signals. Nabuti na lang, umiinom ako ng asiya din talaga. No, giving me signals na time to sleep. Kasi kinabukasan, ang sama ng pakiramdam ko. And then, pagising sa umaga, sabi ko, Lord, sorry po. Ang sama na naman ng pakiramdam ko kasi itong ginawa ko. So, ayun, na-violate yun, di ba? And tapos madagdagan ka pa ng negative people. You only have 8 hours for relationships. Madagdagan ka nga naman ng negative people. Kaya nga dapat wag yun. Doon ka lang sa positive. Well, siguro, first things first, if we can inspire them to be positive like us. Pero kasi kung talagang hindi, ako talaga sis, minimize ko na or talagang zero out. Pag negative, wag tayong mag-usap. Ayaw, ayaw yan. Yeah, problema sister ganito. Sometimes kasi the Lord will send you people na negative talaga sila. Mm-hmm. Ang purpose doon, hindi naman para mapunta sa'yo. Kasi ako dati before, parang ganun ako eh. Na alam, kaya-ingan ko, naawa na ako, umiiyak na rin ako kagaya sa kanya. Pero alam mo, ang tinuro ng pastor ko sa akin, simple eh. Pag meron nag-unload, meron daw kasi mga nagtatapon lang ng basura nila sa'yo. Tapos kina-counseling mo, ina-advisean mo, hindi makinig, yun pa rin ang sinasabi. Pagbalik sa'yo, yun pa rin ang tinatanong, wala na ba nangyayari sa kanya. May sikreto yan. One line. Sige sister, I will pray for you. O halika, pray tayo. Yun lang daw agad yun. Kasi kung pababayaan mo, paulit-ulit, ginagawa ka lang palang basurahan. Gusto lang niya mag-vento sa iyo. So the secret is, pag-pray natin, ano yung problema mo? Ito, halika, pray tayo. From the bottom of your heart, ipag-pray mo nga naman pala. Sa susunod, at yun pray na sasabihin mo, sa susunod, baka hindi na siya lalapit sa iyo. But anyway, joke lang yun. Pero... So, but talaga yun, prayer talaga yung ultimate, di ba? Hindi, actually, hindi siya last option. Siya yung dapat first, di ba? Ako sis, natuto na ako, nagaya ako sa'yo eh. Pinagpe-pray ko lahat. At saka pag nag-pray tayo, dapat pray and play. Pray, nilift up mo na, magsaya ka na, mag-play ka na, and hope for the best. Hindi pwedeng pray and worry, di ba? Kasi ako dati pray and worry. Gagalit sa akin si Bernard. Ano ba yan? Dasal ka ng dasal, tapos ganyan ka. Sabi ko, hinusgahan mo pa ako sa pagdadasal ko. No, ang ibig niya sabihin, pag nag-pray ka, relax na, kasi nilift mo na sa kanya, di ba? So, pag may mga ganyan, huwag naman nating iwasan masyado, ipag-pray natin, and hope na they will be positive na rin, like us. Yes, tama ka dyan, Sister Carmie, kasi nga, yun nga, negativities po. Maski alam mo, maski choices sa music, kaya pag sumakay halimbawa ako ng Grab on that grati pag nagta-taxi ako, ka pwede ba palitan mo yung music mo? Kasi ingay eh, di ba? Okay lang. Tapos yung mga movie, ayoko nang manood ng mga negative kasi pag negative yung napapanood mo, nalulungkot ka din, di ba? So nabawasan na yung happiness moment mo, happy moments yes, mo. Yes, yes. So, ganun talaga dapat. So dapat pala. Dapat din ito, mga level ng inspiring moments ang pinapanood, di ba? Dapat yan, ganyan. Sorry, so okay, anyway. Mag-drawing o kaya mag-exercise, di ba? Ginagaya ko na talaga kayo. To be honest, ginagaya ko na kayo. Kaya malapit na pag nakita tayo ulit, Sister Carmie,
malapit na basta sis, gusto ko mag-ano tayo, yung fashion show natin. Baka may gustong sumali. Baka may gustong sumali, di ba? Pag-pray natin yan, Sister Carmie, kasi syempre lahat ng bagay dinadaan sa prayer. And ako siguro ang iwanan ko sa mga nakikinig today o nanonood sa atin. I've learned this na effective na ang pinagpipray ko sa Lord, Lord, lead me to the right people. Idadagdag ko na with a positive attitude. O kaya, di ba, positive mindset. Kasi, totoo yan eh, the devil kasi cannot read your mind. The devil cannot read your heart. But he can make your life very miserable by surrounding you with negative people. Na minsan nadadaya ka kasi napapatulan mo. And then before you know it, naubos na yung oras mo. Sabi ko, oh my gosh, ano nangyari sa akin? Naubos ang kakahandle ng ganitong klaseng conversation paulit-ulit, di ba? So, ang natutunan ko talaga, Sister Carmie, every day, maski sa negosyo o sa ginagawa ko, Lord, of course, give me the wisdom to manage my time, kasama yon, kasama din yung wisdom to decide to make decisions. Pero talagang pirmi kong sinasabi ngayon, lalo syempre, meron tayong ginagawang negosyo, di ba? Nandito tayo sa health and wellness ng business, eh hindi naman lahat ng tao, pwede mong kausapin, tapos ang oras mo, 8 oras lang. Kaya sinasabi ko, pirmi, Lord, lead me to the right people. Introduce me to the right people, o kagaya ikaw, right people, you know, yung mga nai-interview natin ka. Again, Sister Carmie, gusto ko lang sabihin sa'yo, salamat. You are an angel. And ikaw din, sis. Siyempre, ikaw din. Pareho tayo. Ako naman, pinagpe-pray ko din. At naniniwala naman ako that God sends me angels. Unang-una, hindi niya ako pababayaan, di ba? Sabi niya, for I know I have the plans for you, di ba? So, ang plano niya is to flourish, to prosper. At yeah. Idadaan niya ako sa tama kahit na hindi ko alam, siya yung mag-lead eh. Di ba? And I'm so blessed to have friends. Ikaw, di ba? Nakilala kita, ang tagal nating nagtitinginan lang. Panay ang sukat mo ng mga damit mo, yung pala magiging sisters tayo dito, di ba? So, amazing, no? Amazing how God is leading us to the right path. And sobrang blessed ako talaga si sa'yo. Kaya lang Friday lang tayo nagkukwentuhan ngayon. Bakit ganyan? Sobrang busy na. Masyado tayong busy. But anyway, I'm sure naman itong PNC, hindi natin talaga ginakalimutan. Kaya next week, imbitahin namin kayo ulit. Napakarami pa po naka-line up talaga. Nako, may inspire din kayo sa lahat. Naka-line up na ng mga guests natin, sister. We have a doctor, we have a businesswoman, a businessman, and then we have another doctor. Ayan, kaya maraming pa tayong pag-uusapan next time, Sister Carmie. Yes, actually, yes. Meron pa tayong isang imbitahin, Sister Carmie, na she started talaga ng, you know, simple. Pero today, sobrang ganda na ng buhay nila. Sobrang binless sila ni God with wisdom. And of course, the right attitude pa rin. Pero today, siguro yung natuturan ko talaga kay Abby, maganda eh. Essentials, non-essentials. Kaya tanongin ko sana, sis, ano yung lugaw? Alam mo ba yung lugaw? Essential ba yon? O essential yon kasi nakakabusog yun eh. Lugaw kasi yung lugaw. Dati kasi, meron sa Facebook noon, sa social media kumalat, hindi pinapasok yung lugaw kasi non-essential daw yon. Ay, ba't gano'n? Siguro hindi siya kumain ng lugaw. Hindi niya alam na, alam mo, naalala ko nung bata pa kami, pag wala kaming pagkain, di ba? Siyempre, wala pa nanay ko, wala talaga kaming bigas. Yung konting-konting, I mean, may bigas, konting-konting na lang, hindi enough para kumain yung 9. Tawag nito, kumaga parang ano yun eh, lulugawin na lang. But anyways, basta yun ang natutunan natin, essentials, and gabi na ang ganda ng sinabi ni ano ni Abby, no, yung pagiging positive. Imagine, no, a beauty queen na nagkaroon ng cancer tapos na survive niya. Wow, galing. Kaya alam ko pa pagalingan ng pagaling yon si Abby. Lalo na kapag ganyan yung kanyang attitude, di ba? She talks about positivity, passion, di ba? Professionalism. Lalong nabe-bless, no? Walang tatagal na cancer cells. Kasi tayo po,
di ba, marami tayong free radical sa katawan because of the food that we eat, because of stress. Pero kapag masaya tayo, di ba, at sobrang positive natin, nawawala yon, di ba? Napapalitan siya ng mga happy hormones and nagiging, ano po, nag-aaseya, di ba, sis? Yes, lalo, lalo pag uminom ng redox signaling molecule, Sister Carmie, ba? Mabanggit yes. lang natin. Kasi kami po ni Carmie talaga, uminom kami ng redox signaling molecules that makes your cells healthy. So, di ba, pag-uusapan natin yan sa mga susunod nating mga... Pero sis, oo, yes. kanina, naglinis ako ng stock room. Ang dami ko talagang nagawa since kahapon. Ang dami ko pala naubos na bote ng ASEA. Ang dami na pala. Kaya pala ako energetic. So, I really, we need tools kasi. It's not easy to be healthy, no? So, sinasamahan natin yun ng supplement, tamang tulog. So, sis, matutulog ka na. And then, kakain ka rin ng mga, diba? Exercise, so lahat yun. And I'm so thankful, isang malaking factor din yun because I am surrounded by beautiful angels. And syempre, positive people talaga, Sister Carmie. Yeah. Again, maraming salamat po talaga. Alam ko, marami tayong viewers ngayon. Please, huwag ka muna magpaalam. Wait lang. Ay, hindi pa naman ako magpaalam. Ang tagal kasi, pero may kukwento lang muna ako. Magpapasalamat muna. Yeah, magpapasalamat muna ako sa audience natin, especially those who participated dun sa recently concluded PMAP National Wellness Day. It was fun. Kung makikita nyo po yung pound session ko, perfect yung ginawa ni Julia. Sa ending, nagganon-ganon lang siya sa ending. Pahinto-hinto siya at sinasabi niya, dapat kasi maaga pa ako nag-aseya. Hindi niya po natapos, pero perfect yung ending niya. But anyway, thank you sa mga friends. Nakapag-yoga ako, Sister Carmie. Nakapag-yoga ako because of Miss Cora Pingree. Yes, Cora. Yeah, nag-stretching. Si Cora, ang galing. Ang galing ni Cora talaga. And again, thank you to our friends, no? Yung mga friends ni Julia from BNI. Nag-participate lahat. New members ng PMAP, nandun din. And the big companies also show their best practices na pwede nating emulate, gayahin, di ba, duplicate in our workplaces. So marami pong salamat sa mga nag-support. And sa susunod nating event, we want to do this again, di ba, para mas marami pang makapunta in a bigger location naman. Eh, syempre dun sa Surge Fitness. Thank you for allowing us to use your gym. Yan. Dapat kasama ng TNC doon, Sister Carmie. But anyway, alam mo, marami na naman yung babatiin ko lang, ha. Alam ko, nandiyan ang ating friend na si Obet Policarpio. Salamat, ha. Alam mo ba si Tito Obet ko yan? Oo. Ayan, no. Thank you very much, dear friends. Abbygale Arenas, Carmie Pascual De Leon, and birthday celebrant Julia Robillos for this awesome program. God's graces, protection, and guidance be upon you, your loved ones, and the TNC team. Alam mo, dapat Sister Carmie, imbitahin natin yan dito. Isa yan dapat. Oo, ano mo, full of wisdom din yan. At saka, alam mo ba, si Father Obet, madasalin talaga yan. Father Obet ang tawag mo yan. Hindi, alam mo, please, tito ko yan. Nalaman namin, mga after 8 years na, nagkukwentuhan lang kami, 8 years na kami pareho sa PMAP magkakilala. Sabi niya, taga saan ka ba? Taga Malabon, Pascual. Ha? Taga doon ako, Pascual ako. Dampalit, ganon. So talagang kaya, relative. Guwapo din siya, no? Guwapo din. Pero alam mo, kaya pala, iba ang itsura. Guwapo din. Tsaka mabait. Kaya pala mabait siya sa akin talaga. Tito ko siya. Alam mo, Sister Carmie, invitahin natin yan. Umuo na, oo na yan siya. Ano yan siya eh. Grabe ang ano niya na yung pag-angat ng career talaga na witness ko yan. Hanggang naging presidente ng ating PMAP yan, di ba? So, ayan, andyan si Attorney Joe. Nakikinig din si Attorney Joe ngayon. Andyan siya. Attorney Joe, hello. Attorney Joe, I will be having a session sa China Savings very soon. Yes, ayan. Marami tayong nakikinig yung mga taga-BNI. So, maraming salamat po. Next week, abangan niyo po yung ating guest. Hindi namin siyempre sasabihin sa inyo kung sino. Pero, sis, pwede mo na sabihin. Hindi, next week na. Kailangan makabangan niyo po, no? Kasi kung na-inspire sila today,
O tonight, na-inspired sila noong nakaraan. Naku, next week, may inspire din sila sa ating guest. So again, maraming maraming salamat sa PNC. Maraming salamat, Sister Carmie. Paramat talaga. Thank you. Alam mo si salamat kay Apple. Thank you. She told me earlier, she's so sweet. Sabi niya, hindi ako makakapanood because my meeting was extended. Pero, sabi niya, sabihin mo kay Julia, mahal na mahal ko siya at love na love ko siya at kayong dalawa and happy, happy birthday. Hindi ayan, siya makakapanood. Eh, pero she's there, oh. She's... Oh, yan. Happy, happy birthday, Miss Julia. Congrats, ha? Congrats, Miss Apple. Congrats, TNC. May award yan si Miss Apple. Oh, I made it. Yes, yes. She received an award. Alam mo si Apple, ano yan eh. Low profile lang yan. Low key. No, pero tahimik lang siya. But you know, I like her kasi parang tayo yan sis eh. Parang tayo lang, diretso, magsalita, and go. No, but ang gusto ko talaga sis sa circle natin, hindi tayo yung maano sa posisyon, hindi tayo power trip, ano lang tayo, cool. Tayo yung parang it doesn't matter. Sabi nga ni Abby kanina, walang kwenta ang position, yung mga sapatos mo, bag mo. Na-realize ko nga yun eh, nung nagka-pandemic, ano ginagawa ng 100 kong sapatos dito? Wala. Wala lang silbi. Wala so, na. Sa... Wala na. At saka suddenly, hindi pala yun yung dapat mo talagang pinagkakaabalahan. But relationships. Diba? I guess our channel, Sister Carmie, will actually send that message to the world. Kasi dito talagang reality itong ating ano, kumbaga mga real people, inspiring people with inspiring stories, successful people, and yet makikinig, maririnig mo sa kanila na, hindi, ganito lang ginawa ko, di ba? Kaya ako din na-inspire ako eh. And God is sending us great people to share for God's glory. Kaya maraming maraming salamat ulit. Thank you na talaga. Babay na talaga. Wait lang, sis, sandali. Meron akong ang daming tumatawag dito eh. Kasi birthday mo eh. Dali lang ha. Meron talaga? Hindi ko na alam ang gagawin ko direct. Ay, hindi ganito. Nakikinig Miss Apple. Nakikinig pa si Miss Abby ngayon. Alam ka, nandiyan pa siya. Miss Abby, thank you so much. Na-miss lang ni Apple ng konti ang time. But I will definitely, ano, i-connect ko kayong dalawa. Kasi, Abby daw, you know, maganda ang tawag ito, samahan nila ni Miss Apple. Kaya, ayan, maraming maraming salamat, Miss Abby. Alam ko, nakikinig ka pa dyan ngayon. Ayan, ano, mayroon pang babati talaga, Sister Carmie. Mahirap i-blow out yan online. Sige, magana tayo, kakain tayo online. Oo nga, ayan, no, be healthy, safe, and happy always. Happy weekend. Tito Obet. Tito Obet, wala ko kami dinibre. Oo. Basta yan si Obet, i-interviewin natin yan. Obet, ha? Ikaw na. Ayan, meron ko pa bang sasabihin, Sister Carmie? 2 minutes to go meron, na lang tayo. Oo nga, sis eh. Kasi meron akong ano eh. Meron ako ditong mga ganap. Ayan, sabi ni Obet, I feel good. I feel so good. Positive affirmation. Mapagpalang life. Sige nga, bigyan natin si Tito Obet ngayon ng ano. Oh, ayan. Ito maganda sinabi ni Obet. Ayan, audience, i-capture niyo to. Alam mo, bilib ako dito sa friend ko na to eh. Marami talaga yan siyang mga acronym eh. Positivity means P, passionate. O, optimistic. S, sincere. I, integrated. T, truthful. I, innovative. V, versatile. Engage. Positive. Ay, positive. Yes, hindi positivity. Positive. Naku. Nagkamali lang si Tito Obet ng type. So, positive yun. Positive yun. Ibig sabihin nun. Oo nga. Positivity na rin ang tawag doon. Kaya, ayan. Ayan, Sister Carmie. Wala ka na sasabihin. You only have 1 minute. Meron pa. Sagot ko yan. Kahit mag-exceed tayo. Sagot ko yan. So, wag ka mag... I just want to honor you. I just want to say thank you for being such a powerful woman, a good friend. Alam ko nandiyan ka lang lagi. Alam ko nakukulitan ka rin sa akin. Alam ko. Pero basta you're so kind. You're so kind. Not just to your family, to your friends. Alam ko you're a woman of God. Lagi mong sinasabi, hindi ka ng wisdom. You pray and... Alam ko you pray for me. You're praying for me ba?
Of course. Feel me. And you're so proud of me. And this sisterhood will go a long way. Pa tayong gagawin. I'll be here to support you all throughout. Every day na nang nagdadaan, mas lalo nagiging closer tayo. Kahit hindi tayo nakikita every day, kahit madalian ang text natin, madalian lahat. And but still, we try because we're meant for each other. And I know that this is, there's anointing, no? Pinagtagpo talaga tayo for a reason. And we really hope na, I really hope na mas madami pa tayo magagawa together. I believe in what you're doing and I'll support you. I love you, sis. I love your family. I love everything about you. Continue to inspire more people. And yung humility mo, kahit intense ka eh. Alam mo, yung pareho tayo intense eh. But you're so into it, no? Na, parang sabi nga ni Abby, you want to give your best in everything that you do. Marami lang tayo masyadong gustong gawin sa sobrang likot ng utak natin, di ba? But I know that God will lead us. So yeah. Thank you and welcome. At chat sis eh, wait lang ha. Meron talaga, naku maraming salamat ha, may tribute talaga. Sis, wait lang ha, ang tagal daw mag-upload eh. Sinabi ko na. Pero ikaw muna, mag-share ka naman ngayong birthday mo. Sis, ilang taon na lang senior ka na? Yes, I'm already 59 and I'm looking forward na maging 60. And you know, life is not easy naman talaga eh. Kasi alam mo, mahabang, marami kang pangarap sa buhay. But you know, maraming disruptions. Siguro kung sinasabi mong, lahat ng sinabi mo ngayon is a result of God's mercy eh, sa akin. Mercy ni God yon kasi kung magana yon eh. If not for the guidance talaga nung ni Lord sa akin, no? Hindi naman ako makakarating dito. Natuto kong magpasensya, natuto, alam mo na, magtitiis kasi mahirap gawin yung patience. Kasi, pero pwede ko nilalagay sa utak ko kasi yung dapat magmamanifest ang fruits of the Holy Spirit sa'yo eh. And sometimes, bago mag-manifest yung patience sa'yo, dadaan ka muna sa madaming challenges. Yeah. Hanggang makapasa ka sa test na yon. And everything is all about for the glory, is all for the glory of God. Eh. Kasi yun ang prayer ko kasi dati pa, Sister Carmie, and I've been asking the Lord, Lord, gusto ko talaga mag-share, pero hindi ko alam paano. And then I was interviewed by Kate nga, no, Garcia, and thank you so much kay Kate, no, pinakilala niya ako kay Apple. Dahil doon, sabi ko, gusto kong gawin yung ginagawa ni Kate, parang madali. Kasi ayoko yung magpapanggap. Alam mo yung gano'n yung gusto ko, ganito, natural lang, conversation, no, talagang totoo. Kasi sabi ko, kailan kaya yun? And I was not that confident. And then God sent you to me, no? And, you know, yun kasi sabi ko, that the Lord will always lead us to something really very good, no? For the glory niya lahat yun. And siguro kung may sasabihin ako ngayon sa lahat, no? And narinig ko to last Sunday. Pagka ikaw kasi umaten ka ng Sunday service o umaten ka sa church, makinig ka ng sermon o umaten ka ng Sunday service, no? It so happened that I belong to Jesus Christ, to God be the glory church, the Christian church. Ang talagang message was, maraming ano ngayon, scary things, maraming nakakatakot ngayon. Pero hindi ko maalala anong verse, pero natatandaan ko Isaiah 40 yata o 41. Ang sinasabi, fear not, do not be dismayed. For I am with you. Yeah, for I am with you. Stand still and wait for the salvation of God. Tapos Monday, may dumating agad na challenge. Pero kasi pumapasok na naman yung insecurity sa heart ko. Pero naisip ko kaagad yun eh. Kaya maski nasa banyo ako, naliligo ako, sinasabi ko, fear not, do not be dismayed, for I am with you. Stand still. Sabi ko, Lord, ano to? Stand still. Preno. Kasi may gusto akong gawin eh. Preno daw eh. Stand still. So again, tama, narinig natin kay Abby kanina, narinig natin kay Dr. Acosta, narinig natin kay Dr. Ed, no? Kaya minaking naririnig. The best weapon talaga ngayon is, you know, yung trusting God is very, very important. Eh. And, you know, hintay ka lang. May tamang time talaga. And today is a perfect time, no? Salamat, Sister Carmie, sa sinabi mo. Nag-overtime na talaga tayo ng 5 minutes. So, pero, okay lang yan, si sagot ko yan. So, okay lang yung overtime. But, important yung message natin, eh, no? Whatever we are right now, wherever we are, gawa ni God yun, eh.
di ba? Hindi because talented tayo, not just because masipag tayo. God paved the way for us. And minsan inaallow niya nga, sabi mo, negative people, negative circumstances. This is to hone us to be better people. Like si Abby, nagkasakit siya, di ba? It turned out that life became more meaningful for her. She became stronger. The family became closer. No? May mga reason yan eh. And let's continue. Hindi tayo perfect, but as long as we hold on to God's words and we pray, siya na bahala sa buhay natin, di ba? Whatever we have done before, mas maganda pa yung mangyayari. Kasi better than our best plans ang ibibigay ni God, di ba? Yeah, agree ako dyan. Favorite verse ko yan, sister, Jeremiah 29:11. I mean, ganon. For I know my plans for you. Plans to prosper you, to give you a good future. Sabi niyan ganyan. Kaya ako talaga, Carmie, meron ka, pagpumunta ka sa office ko, malaking-malaki yung ano ko. Yung aking billboard doon na, no? For I know the plans I have for you. Yung mga sinabi ni Lord, hindi pa dumadating, sister, pero, I mean, isa ito ngayon pala, sorry, isa ito sa dumating, yung ASEA, isa din yun. Itong show natin, alam ko marami itong ano, malayong-malayong mararating ito, sabi nga ni Mr. Robillos eh, malayo ang mararating ng show nyo na yan, sabi ko, sigurado ako dyan. Ang layo na kaya? Ang layo na ngayon pa yun. Mr. Carmie, ang prayer ko kasi, Lord, nung ako naging Christian, ang sabi ko, Lord, pwede ba itong bibig na to gamitin mo ng tama? Kasi sayang naman, marunong ka magsalita, magaling ka magsalita, eh, wala namang katuturan, daldal ka lang ng daldal, walang pakinabang, di ba? So, maganda yung may pakinabang. Tapos, pinadadalan pa ako ng mga taong ganito. Wow, sobrang blessed ako. Di ba? Sobra. Thank you. Hanggang bukas to, sis. Actually, at saka na-invitihan ko, Mrs. Yasna, last na. Totoo, nararamdaman ko ngayon yung siksik, liglig, umaapaw. Alam mo, dati natatawa ko dyan. Nakukornihan ako. Ba yan? Nakakainis naman itong mga itong born again na to. Alam mo ngayon, ramdam na ramdam ko overwhelming blessings. Kagabi lang, I was singing sa car. Sabi ko, thank you Lord for the answered prayer. Kasi praning ako eh, worry ako ng worry eh. And then I saw mga answered prayers. So, continue to pray and hold on. Dahil ibibigay ni God, mas maganda pa sa wish nyo. Eto na sis, yung inaantay natin. Go na direct! Go na! Pero you are really a good person. Remember that. Sabi ko nga doon, you're a jolly person. Naturally happy ka. You're unstoppable. Hindi ka magpapapigil. You are lovely and lovable. You are irresistible. Pag may sinabi ka, susunod lahat. Sobrang convincing. And of course, amiable, no? You don't project to be someone, but you always reach out to people. So thank you. Thank you po sa holding on and for waiting doon sa video. Thank you everyone. Thank you. Thank you very much. Thank you Sister Carmie. Usap tayo ulit. Thank you Apple. Thank you. God bless.